Magandang araw guys, malapit na naman ang Pasko. So ituturo ko sa inyo kung paano ba ginagawa ang mga parol na ganito kagaganda, step by step, lalo-lalo na yung may bilog. Alright, watch this. Wow. Okay, may nakahanda na tayo dito na skeleton na parol. So wala pa siyang tahob. Yan, kukuha tayo ng isang piraso. At para yan ang ating tatahuban, mga idol. Ito, isang pirasong ito. Yan ay yari sa kawayan, mga idol. Kinayasan, tapos ay tinali-tali ng straw. At saka nilagyan ng tukod para siya ay maghugis ng parol, mga idol. So ngayon naman ay tatahuban natin yan gamit ang plastic cover o kung tawagin ay charol. At kailangan natin ng rugby at gunting, mga guys. So yan, titingnan natin kung sentro ba ang kanyang hugis bago natin siya tahuban, mga panuli friends. So let's go, mga idol. Subaybayan niyo aking vlog hanggang sa dulo at ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito uumpisahang tahuban. Ito'y parol na may bilog. Let's go. So ayan, at magre-ready tayo ng panali na straw. Yan, yung straw na panali, pwede natin yung biyak-biyakin na maliliit, yung katamtaman lang ang laki, para naman pagbatak natin ay hindi siya mapapatid. Ayan, pwede natin para marami magamit, mga panuli friends. Kasi umpisahan natin yung paglalagay ng bilog para magkaroon siya ng ring. Yan. Syempre, gamit natin ay dyaryo, mga idol. Yung mga hindi na ginagamit na dyaryo, o pwede rin, mga idol, ang mga papel na kahit anong klaseng papel na hindi na ginagamit, pwede ninyo yung kukuyumusin para uumpisahan natin ilagay dito sa parol para magkaroon siya ng ring, mga idol. So yan, mga guys, at subaybayan ninyo para makita ninyo step by step. Yan, inire-ready na nga natin yung dyaryo. Yan, ganyan lang kasimple, mga idol, oh. Yan, dinampot na yung parol. Yan, at itatali natin dyan ang straw, yung ating biniyak-biyak kanina. Itatali natin yan. Yan. Yan, kalkulado lang, mga idol. Yan, kaunting higpit lang para hindi siya kumalas. So yan, subaybayan ninyo. At yan, oh, ganyan lang kasimple, oh, mga panuli friends, oh. Yan, tapos isusuot uli dito. Yan, ingat lang kayo kasi yung kawayan ay pagka hindi kinayasan ay matalas. So tayo naman ay sanay na, kaya tayo pa ay mabilis na tayong magtrabaho sapagkat ito nga yung ating ginagawa pagka ganitong panahon ng Christmas. So marami tayong ginagawa nito, kaya tayo sanay na. Ayan, ganyan lang, oh. Ayan, karikulado lang ang pisil, mga idol, para maitali natin, para mas matibay siya gamit lang ang straw at saka mga papel. Yan, oh, dugsong ang tali. Yan, dugsong lang ang dugsong. Yan, so ganyan lang, mga idol. Yan, mga guys, ang paglalagay ng simpleng ring nung ating parol. Hindi siya ordinaryong parol, so nilagyan siya natin ng bilog. Yan, ganyan lang, oh. Itatali lang ng straw. Yan, oh. Tapos ay ilalak na natin dito yung panaling straw kasi sagad na. Hindi natin siya idiretso dun sa ilalim kasi may puwang siya. Yan, ganyan lang, oh. Diba? At hindi pa dyan natatapos, mga panuli friends. Lalagyan naman natin siya ng ginupit-gupit na dyaryo. Yan, o, pagmasdan ninyo. Yan, para medyo makinis naman ang kasi yan ay lubak-lubak, kumbaga bako-bako yung dyaryo. Sapagkat basta lang siya tinalian, kinuyumos. So lalagyan natin ng ganyan na ginupit na dyaryo para naman mas makinis siya. Para paglalagay natin ng charol na ginupit-gupit mamaya ay mas maganda siya
tingnan, mga idol. Oh, yan. Ganyan lang kasimple yung mga panuli, friends. So, ginupit-gupit na dyaryo o papel. Yan. Tapos gamit ang Scotch tape. Yan. So, meron naman tayong dalang Scotch tape. Ay di gagamitin natin yan, mga idol. At yan, oh. Pagkatapos dun sa kabilang bahagi, dito naman sa kabilang bahagi, pababa din. Yan. Kasi ay kailangan siyang lagyan ng dyaryong ginupit. Yan. Estimated lang ninyo yan sa inyong mga kamay para hindi siya mapunit. Yan. Dahan-dahan lang, mga idol, pag hindi ka sanay. Yan. Ganyan lang kasimple, oh. So ayan na nga, at nalagyan na natin ng ring, yung ating simpleng parol, mga panuli friends. So ngayon naman ay re-ready na natin yung ating rugby. Yan, meron tayong ginawa na lagay ng rugby para hindi siya madumi sa kamay. Kasi alam naman natin ang rugby talagang madumi yan sa kamay. So meron tayong ginawa na lagayan. Yan, oh, pagmasdan ninyo mga idol, oh. Yan. Yan yung rugby na nabibili sa mga school supply. Yan. Lalagyan, kabi-kabila ng rugby. So pagkatapos niyan lagyan ng rugby, estimated lang ang pagkakalagay, huwag masyadong marami. At yan ay patutuyuin natin, mga idol. Hindi agad natin siya ididikit kasi mayoyokos yung plastic. Yan. Yan, lalagyan na natin, ano, patutuyuin pa yan mga ilang minuto. Pagtuyo na siya, saka natin nilalagay yung charol. Ito, papakita ko sa inyo yung panlagay natin dyan. Ito, yan, kulay pula. Yan, mga idol. Yan, kulay red ang ating gagawing parol ngayon. Ang tawag dito ay charol. Mabibili ninyo ito sa mga school supply. Yan, kahit saang bayan, meron siguro nito. Ang tawag dyan ay charol. Yan, pwede kayo makabili niyan, mga panuli friends, sa mga bookstore. Yan. So ayan na nga, mga idol, at habang tayo nagkikwento ay natuyo na siya yung rugby. So pagtuyo na, pwede natin idikit itong ginupit natin na charol. Yan, ganyan lang, kudrado ang gupit. Tapos ididikit natin ang bahagya. Yan. Yan, hahagud-hagudin para hindi siya yukos. Yan, ganyan lang, oh, pagmasdan nyo mga idol. Ganyan lang kasimpleng magtahob ng parol gamit ang plastic charol. Yan, maraming kulay nyan, mga idol. Kahit anong klaseng kulay, makakabili kayo nyan. Itong ating ginagawa ngayon ay pula. Yan, gugupitin lang. Yan, ganyan lang gupit, oh. Dito muna sa kabila. Lahat ay kabila lang. Tapos yung kabila, wag mong gugupitin. Mamaya yun. Pagmasdan mo lang maigi, mga idol, para matuto kang magtahob ng sulo mo lang. Yan. O, ganyan lang, mga idol. O, yan, oh. O. Yan. Pagmasdan mo lamang, yun. Gamit lang ay gunting. Ayun. O. Diba? Yan. Tatagalin yung sobra. Yan. O, ganyan lang kasimpleng magtahob ng parol na may bilog. So ganyan din ang proseso. Pagka wala namang bilog, ganyan din ang pagtatahob, mga panuli friends. Yan, o. Diba? Sanay na sanay nang gumawa ito, sapagkat ito nga ang kanyang araw-araw na ginagawa. Yan. Tatagkalin yung sobra. Yan. Pagmasdan nyo lang, mga guys, matututo din kayo para kayo ay makagawa ng simpleng parol pansarili, pwedeng dalhin sa eskwelahan, kung saan man lugar. Yan. Yan. Diba? Yan, o. Gamit lang ay gunting. Kailangan matalas ang gunting mo. Huwag kang basta-basta gupit ng gupit kasi nga ay baka ikaw ay sumablay. So, yan, o. Ganyan lang, o. Pwede mong sundan habang ikaw ay nanunood. Yan. Ganyan lang.
O, di ba? Gamit lang ay rugby. So, yung rugby, pag nailagay na natin, kailangan ay patutuyuin muna bago idikit ang plastic. Kasi pag yun ay dinikit mo ng basa pa ang rugby, nako, kakalat sa kamay mo at saka hindi magkakaigi, mapipirdi ang ating plastic. Kasi nga ay rugby, kailangan sa'yo patuyuin muna. So, ganun lang mga idol, kaunting minutong papatuyuin, saka ididikit mo na yung plastic. Kung saan siyang dumidikit mga idol. Yan, yung kabila, wala pang tahob. So, yan, at yung kabila naman, yan o, lalagyan ulit natin ng rugby. Yung kabilang side lang. So, yung kabilang side, hindi nalalagyan kasi nga ay meron na siyang ilagay tayo kanina. So, yan, sa kabila din, ganun din, o, yan. Same procedure lang, yan. Kunti-kunti lang na rugby, yan, o, di ba? Tapos, patutuyuin uli yan, mga idol. So, habang pinapatuyo yan, edi pwede tayo magkwentuhan, mga idol. Pwede ka makapagkwentuhan hanggang matuyo yung rugby. Tapos, ididikit mo uli yung panibagong plastic sa kabilang side. Oh, di ba? So, ayan na nga mga idol at habang pinatutuyo natin, pwede nating i-ready yung pampulupot naman natin doon sa kabilang side. Yung pinakang ring. So, ito yun, oh, yung charol pa din. Kulay red. Pwede kang gumayot ng ganito kalalapad tapos ay gugupit-gupitin mo siya. Yan. Kasi meron na tayong nakahanda dyan. Yan, oh, ginupit-gupit lang yan mga idol ng gunting. Yan, para magkaroon siya ng design. I-ready natin yan. Yan yung ipapaikot natin doon sa pinakang ring. Ipupulupot yan mamaya. Papakita ko din sa inyo. So, subaybay lang ninyo yung vlog natin at para makita ninyo yung step by step para hanggang sa finish mga idol. At pwede rin i-ready habang naka-ready ang pampulupot na yan ay i-ready din natin yung pambuntot naman. So, maya-maya papakita ko rin sa inyo yun. Yeah, naka-ready na yan mga idol habang tayo nagpapatuyo ng rugby. So, mahaba pa yung proseso. Huwag kayong bibitaw mga idol para masundan mo. Yan. Yan yung pambuntot mga idol. Yan. Ginupit na rin natin yan. Simple lang ang paggupit niyan. So, may ibang vlog na ako dyan na paggupit niyan. So, yan mga idol at tuyo na nga yung ating rugby. Yan. Itatahob na natin yung kabilang side na kulay red din ang ating ikakabit. So, ganun din mga idol. Hahagod-hago din. Para hindi siya yokos. Pagkatapos maidikit ay di gugupitin uli yun yung kabilang side naman para maitahob dun sa pinakan side mga idol. So pagmasdanin nyo mga idol yan, kasi yung kabila ay may tahob na. So dito naman tayo magpo-focus mga idol. So yan, so ibayan lang ninyo mga idol para makita ninyo yung pamamaraan. So, ganun din mga idol, oh, yung paggugupit, oh, yan. So, yun. Pwede mong tingnan-tingnan, yun, oh, di ba, oh. Yung kabila may tahob na, yung kabila may tahob na rin. So, ganun lang mga idol, oh, oh di ba? Simple-simple lang ang pagtatahob natin mga idol. So, yun mga idol, at oh, siguro na may napapagmasdan ninyo. At napapag-aralan kung paano ba yung paggugupit, yan, oh. Kaya maingat din tayo sa paggugupit para hindi siya tuluyang masira mga idol. Yan. Oh. Ganyan lang mga idol. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo gumawa ng simpleng parol mga idol. Gamit lang ang plastic charol kung tawagin at saka konting rugby. May konti kang gamit niya sa inyo. Aba, ay mag-umpisa ka ng gumawa. Project sa school. Pwedeng pang display kasi nga ay malapit na ang Christmas mga idol. So yan, halos naman lahat ng mga elementary ay gumagawa siguro ng parol. Yan, yung iba siguro limot na ang paggagawa. Pero kailangan ang sariwain natin mga idol ang simbolo ng kapaskuhan. Yan, simpleng parol. Yan. Nung una ay papel di hapon, yan, pwede yan, mga papel. Nung una ay mga plastic na simpleng plastic. Basta kung anong mayroon dyan at gusto mong gumawa ng simpleng parol, yan. Kung ikaw ay malikhain, aba, ay kayang-kaya mo yan mga idol. Yan ang mga simpleng Pilipino na gumagawa ng mga parol. Yan. Diba? O, ganun lang kasimple yung mga idol, o.
malapit nang matapos ang ating simpleng parol. Pwede mo itong balik-balikan itong video na ito para matukuyan mo yung diskarte ng pagtatahob, pagbabalot ng parol, mga idol. Diba? Yan o. Punting gupit-gupit lang para walang sobra-sobra. Yan. So, hindi pa dyan natatapos, mga idol. Sabay-bayan pa ninyo at may kakabit pa tayo dyan yung pakinang naman, mga idol. So, let's go. At tuloy-tuloy lang yung paggagawa natin ng parol. So, mamaya, lalagyan uli natin ng rugby yan. So, subaybayan lang ninyo at makikita ninyo kung papaano, mga idol. So, ayun, mga idol, at tapos na. Finis na yung ating pagtatahob. Kabi-kabila na ay may tahob na, mga idol. Oh. Lilinisin na lang yung mga lamoy-moy at saka yung mga sobra-sobra. Tapos, mga idol, lalagyan na natin ng rugby. Yan o, pagbasda ninyo. Rugby uli yan. Yan. Kasi lalagyan natin yan ng pakinang. So, isang diretso naman. Yan. Kailangan ay sakto lang. Huwag sobra yung rugby. Kasi ay naluluto yung plastic. Yan. Yan lang. O, para lang nakadikit yung pakinang natin na kulay gold. Yan. Ididikit kasi yun dyan, mga idol. So, yan o. Ganun lang o. Yan. Diba? Tapos ay patutuyuin uli yan, mga idol. Diba? So, yan. Kahit yan ay hindi masyadong tuyo, pwede na yung kabitan ng gold na ikakabit natin maya-maya lang. So, yan na nga. At pinatutuyo uli natin yung rugby. Habang tayo nagpapatuyo, ay di i-ready naman natin yung ikakabit natin na metallic foil kulay gold, mga idol. Ito, yan, meron na tayong mga ginupit-gupit dito. Yung panggupit nito ay may design, mga idol. Kung mapapansin ninyo yan, yung may parang may giring-giring. So yan ay gunting ang ginamit natin dyan na may pan-design talaga, mga idol. So yan o, yan yung bumubuhay ng kulay nung isang parol pag inalakabit na natin. So pwede mong i-ready yan. At tayo naman ay may naka-ready na dito. Yan, mabibili nyo rin yan sa mga bookstore, mga idol. Kahit anong klaseng kulay, mga idol. Alright. Let's go, guys. So, yun, mga idol. At natuyo na yung rugby. Yan. At ididikit na natin yung, yan o, pagmasdan ninyo. Yung mga ginupit natin na gold. Yan. Kahit siya medyo basa-basain pa yung rugby, pwede nang idikit yan kasi makapal yung gold natin. So, yan, hagod-agodin lang ng ating mga daliri para dumikit siya, mga idol. So, dyan sa kabila at saka doon sa kabila, ganyan din, mga idol. So, bali 10 piraso, tig 5, mga idol, dito sa kabila, 5 sa kabila. Yan. So, yan yung finish natin, mga idol. So, diba? Ganyan lang kasimple, mga idol, oh, para mabuhay ang kulay nung red na parol. So, ayan na, mga idol, at finish na. At ngayon naman ay lalagyan natin ng tali. So, kahit anong klaseng panali, yan o. Lalagyan natin ng panali para yan yung pansabit, mga idol. Yan o. Simpleng tali lang yan. Yan. Bago siya, pulupotan, mga idol. Nung, yan o, pupulupotan na siya, mga idol. So, pagbasta ninyo para matuturing kayo kung paano mag-umpisang magpulupot dyan sa ring ng ating parol. So, ganyan lang, oh, mga idol. Kailangan ng scotch tape. Yan. Ilalagyan ng tape. At yan ang ating ipampupulupot dyan sa tagiliran, mga idol. Oh, yan, oh. Oh, may tali na siya. Yan. Oh, ganun lang, oh. Oh, diba? Ganyan lang kasimple. Para magkaroon siya ng design. Let's go. Subaybayan nyo, mga idol. Oh. Pagmasdan nyo lang. Yan. Oh, diba? Yan lang kasimple, mga idol. Dugsong lang ng dugsong hanggang sa mabuo. So, dito muna tayo nag-umpisa sa ibabaw hanggang sa pababa. Yan. Tapos mamaya doon naman sa kabila, pababa din.
mga idol, o yan, o ganyan lang ang design, o yan, estimate mo lang yan. Pagka hawak mo yan at nahahagod mo, estimate lang yung kamay para kailangan hindi siya masyadong malayo ang pagkakasunod-sunod. O, diba? Ganyan lang kasimple, mga idol. O, matututo ka na, mga panuli friends, magawa ng parol. Yan. Tapos ay didikita ng it's got tape. Yan. Tapos dugsong na ulit, mga idol. Diba? Ganun lang kasimple. Gumawa ng simpleng parol. So, ayun mga idol. At yan, matatapos na yan. Pagkatapos niyang pulupotan, ay tuloy ay bubuntutan na rin natin, mga idol. So, papakita ko rin sa inyo kung paano ba bubuntutan niyang ating parol na ginagawa. Alright, let's go mga idol. Maraming salamat sa sumusubaybay at tumutugay sa aking vlog para kayo matuto ng simpleng paggawa ng parol, mga idol. Yan lang ang ating content ngayon, ay paggawa ng parol na may bilog. Yan. Ganyan lang mga idol, oh. Subaybayin nyo lang yung ating vlog at matututo kayo na gumawa ng parol. Yan. Yung kabila naman, ang ating pupulputan, umpisa sa taas, pababa din, mga idol. Pagkatapos nyan, ay di let's go na tayo sa pagbubuntot, mga panuli friends. Alright, let's go! Yun, at meron na tayo ditong finished product na napulupotan. So, ituturo ko naman sa inyo ang pagbubuntot, mga idol. Yan, meron tayo dito mga charol na ginupit-gupit, kahit apat na piraso lang. Tutuhugin siya ng karayom na basta yung matilos na mayroon tali at may ginupit na karton, pabilog. Yan. At yan yung ipapasok natin doon sa pinakang buntot, mga idol. Yan, para bumuka. Yan, meron na tayong mga ginipit dito na pambuntot. Yan, tutusok lang na ganyan, tapos ipapasok dito. Yan, para magkaroon siya ng design, mga idol, na buntot ng parol. So tusok lang siya ng karayom. Yan. Pwede rin stapler, kung gustong stapler, kumpirma sa iyong kakayanan, basta maikabit mo yung buntot na hindi siya matatagkal. Yan. So, simpleng tali lang yan, mga idol. O, yan. Para magkaroon siya ng design. So, yun. Okay na yan. Doon naman sa isa. So, yan mga idol. At pagkatapos mabuntotan ng isang piraso, yung katuwang naman, yan o. Yung kabila naman, mga idol. Ganon din ang proseso, mga idol, hanggang sa maitusok yung karayom at pakaunting buhol. Yan, karton ulit. Pagkatapos ay itutusok at ilalagay yung pinakang buntot. Yan, para yan ay bumuka. So yun, ikakabit na, mga idol. At pagkatapos yan ay di finish na, mga idol. So yun guys, ganun lang kasimple, mga panuli friends, ang paggawa ng isang parol na may bilog. So pwede na yung balik-balikan yung ating video para lubos na matutunan ninyo kung paano ang step by step. So yan, okay na, finish na mga idol. Let's go, thank you for watching, bye bye.